pasalubong. Nandiyan ang sabon, lotion, chocolates. Hello guys! Good evening! Welcome again to my channel! And, naku, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. Bago man lang ako ayusin ito, no? Pero marami tayong pag-uusapan and medyo pagpasensyahan nyo lang pag meron kayong mga maririnig na unnecessary sounds kasi nandito yung baby ko, malikot. Yon. Pero today, masaya lang ako dito sa magiging topic ng ating channel today or ng vlog ko kasi nagbabakasyon with my kuya. So, naisip ko na i-vlog is yung mga, alam mo yung mga checklist ng OFW kapag nagbabakasyon sa atin, di ba? So, wag na nating patagalin. Ito na. So, yung mga babanggitin ko, ito yung normal, base rin sa amin to, no? Sa experience ko rin, sa amin ng mag-asawa, kapag umuwi kami ng Pilipinas. Pero, in random, ano lang to, in random, tawag yan, yung series lang. Kasi, depende rin naman kasi pag nagbabakasyon tayo, di ba? Kung ano mga agenda natin, tapos kung ilang days lang tayo pwedeng magbakasyon, tapos kung ano yung mga priorities natin, di ba? So, ito yung parang mga normal namin nagagawa kapag nagbabakasyon. So, baka yung iba naman din sa inyo, iba rin yung ano nila, style nila. Pero ito yung talagang halos common na ginagawa namin pag nagbabakasyon kami. Okay? So, ayun. Start na tayo ulit. Number one is Foods. Yan. So, yung foods, yung unang-una kasi pag nagbabakasyon, talaga excited kayo sa mga pagkain. Di ba? Yung mga, lalo na kami dito, Middle East kami. So, may mga pagkain na hindi namin nakakain dito or mas masarap pa rin kasi talaga pag sa Pilipinas, 'di ba? Ako kasi lalo na yung simpleng fried chicken, mas gusto ko yung gawa ng nanay ko kaysa yung dito, yung kahit sabihin mo may minsan may mga fresh chicken dito tapos ipiprito mo. Mas gusto ko pa rin yung luto dun sa Pilipinas, yung luto ni nanay. Lalagyan lang niya ng ano, parang basta titimplahin niya, tapos meron lang na bawang na ano, hindi ko alam paano niya tinitimpla yun. Basta yun lang. Actually, magpapadala nga ako ngayon pabalik si Dada. Yung isa sa mga request ko na ibigay niya sa akin. So, yun, di ba? Pag nagbabakasyon tayo, unang-unang nasa isip natin, pagkain. Ano yung mga pagkain? It's either ulam. Ako kasi, ang request ko, yun nga, fried chicken, tapos yung alam niyo yung isda na inaano ni nanay yun niluluto tapos nilalagyan lang niya ng malunggay. Parang sinigang pero may malunggay yung ganun. Tapos yung isda is yung kahit ulo lang yung ganun. Basta yun yung gusto ko yun, may malunggay tas sinabawan lang. Tapos ano pa ba? Yung mga street foods na kuya yung tawag nito, isaw. Bitukan ng manok, favorite ko yan, kinakain ko talaga yan, yung mga kikya, alam mo yun, yung mga fishball, yan, gustong gusto ko yan, pag nasa Pilipinas, yung siomay din, yan. Tapos, desserts naman, yun, meron mga like tupig, yan, bibingka, yan, mga gusto ko yan, yung bikong malagkit, yan, mga gusto ko yan, yun. So, yun yung mga natatanda ko mga gusto ko talaga pag umuwi doon. Tapos yung iba na lang, yung mga, let's say, pulburon, yung ganun, yung mga masasarap na, ano. Pero syempre, yung mga taga-probinsya dyan. Ako kasi laki akong, Manila. So, hindi ako katulad sa iba na talagang mga taga-probinsya, grabe. Mga gusto nyan. Alam ko yun, mga ulam pa lang talaga pag umuwi sila. Yung iba nga, nagpapalitsyon po eh. Pag dumarating. So, yun yung ating number one. Number two, naman is videoke and ano yun? Videoke, kantahan o budal fight. Yan. So,
hindi nawawala yan sa bakasyon ng mga kababayan natin. Bidyoke, kasi, diba? Kasi, dito sa, like dito, in my experience, dito, hindi ka naman makakangawa ng makakangawa pagka nag-bidyoke kayo. Kasi, lalo na yung mga sharing ng ano, mga partition, bed spacing, hindi yan, hindi ganyan. Maliban na lang kung meron talagang parang area for ano for ganoon na activity, pero most of the time hindi yan, napakamalabo niyang video kay. So sa Pilipinas kahit magngangawa ka doon basta lugar ninyo, walang makakapigil niyan. And then yun nga yung budal fight, yan madalas yan sa isang, lalo na kung malaki yung family niyo, ang saya-saya noon, grabe talaga yung budal fight na yun, lalo na yung gustong-gusto ko sa budal fight. Merong corn, merong itlog na maalat, at saka yung pritong talong, mga ganun. Ano pa bang ano? Liempo! Yan, gusto ko yan. Ano pa ba? Mangga! Manggang hinog, dilaw, matamis. Gusto ko yan. Yan. Tapos, ayun pa pala, yung isa sa pagkain sa Pilipinas, yung favorite ko, Caimito. Caimito lansones, yan mga gusto ko yan. Kaya lang, syempre, depende sa panahon pag uuwi ka, diba? Yun. Ayan, and then, ang number 3 natin, ito is number 1 to na hindi mawawala. Yun ay ang pasalubong distribution and sama na natin yung mga pakipadala. Ayan, hindi nawawala yan. So, sa pasalubong yan, distribute kay ate, kay kuya, kay tita, kay tito, sa mga pinsan, pamangkin, anak, asawa, nanay, tatay, yan. Hindi naman nawawala yan ng ating mga pasalubong. Nandiyan ang sabon, lotion, chocolates, pabango, ayan. So, minsan din, mahal din yan pagka pauwi ka. Kailangan talaga binabudgetan din yung ano, mga pasalubong na yan. Depende na lang. Iba kasi ginagawa nila, nauuna yung box nila para pag uwi, wala na silang dala. Nandun na lang, hihintay na lang. Yun nga lang, minsan ang hassle doon kasi minsan nagkakaroon ng, you know, yung mga unexpected na delays, ganyan. So, siguro pabalik ka na lang kung saan ka man ang galing na bansa bago dumating yung ano. Minsan pa nakaalis ka na, wala pa yung padala mo. Yun naman ang hassle. Pero yung pauwi ka naman, yung hindi ka nagpa-box pero pauwi ka, ano naman, medyo mas magastos siya at the same time, maano sa space mo, sa bagahe mo, yun. Yun ang mahirap sa mga pasalubong. Okay, so number 4 natin. Sa list natin is cemetery or hospital visit. Yan, for any relatives close to our heart. So, yan, dahil nga parehas kami ni Dada, meron na kaming mga loved ones namin na yumao na rin. So, yun, hindi nawawala sa list yun na binibisita namin sila. Tapos yun nga, katulad ngayon, na uwi si Dada, meron din silang isang kamag-anak na medyo nasa ospital din. So, yun, kailangan mo rin bigay respeto rin sa kanila na binisit mo sila na mga relatives mo. Hindi mawawala yan. Yan ang ano namin. Isa sa mga kasama yan sa checklist namin pag umuwi. Okay, so number 5. Ito, importante ito. Naku, importante sa akin to. Yung mga paglalakad ng mga docs, yan, mga documents. Andiyan yun kung kailangan natin magpa-update ng yung data natin, details sa atin. Magpa-update, tapos kung kailangan mo kumuha ng ID. Katulad ni Dada din, yung ano niya, PhilHealth niya, may bagong palang ID. Though may ID na kami din, kaya lang may bago na naman na format na template ng ano ng ID ng PhilHealth. Ayun, meron na rin si Dada. Kumuha siya. Tatanong daw niya kung pwede ako. Kasi ako, active ako talaga na may PhilHealth ako. Kaya lang, in our case kasi, dependence niya ako. So, hindi ko na kailangan mag-PhilHealth. Pero, parehas kaming may ID. Kaya sabi ko sa kanya, itanong niya ulit. Kasi hindi niya na
thinking niya kasi hindi na kailangan dahil nga ano niya ako, dependence niya ako. So hindi na kailangan 'yun. Okay? 'Yun yung inisip niya. Tapos sama din natin yung birth certificate. Lalo na yung mga dadaling anak sa katulad dito, halimbawa sa Middle East, yan. Yung pag-aayos ng mga birth certificate, authentication, school record request and update, ayan. Kami, minsan na rin, may mga uwi na rin kami na kailangan namin ng, nung kukunin namin si kuya dito, kailangan namin ng mga ganun. Kasi sa school niya, yung parang ganun yung lalakarin mo nung naglakad kami papunta dun sa NCR division ng ano, ng parang magpapaalam ka na yung bata is dito na mag-aaral, yung ganon. So, isa sa requirements is yung school records namin, parang ganon, yun. Tapos, ipapa-authenticate mo yun, papa-red ribbon mo yun, o yun. Tapos, yun, yung mga marriage certificate, like kami, dito, kailangan meron kang security for security mo rin ng mga documents sa marriage contract, especially yon dapat naka-attest yon. So pwede ko sa inyo i-share yon sa susunod na mga vlog siguro, yon yung pag-attest ng ano ng marriage certificate, kasi yung iba mag-asawa dito, kunwari dito sa Middle East mag-asawa, pero hindi meron silang dala pero hindi siya naka-attest. Alam nyo, may importance yun eh, yung naka-attest yung mga documents ninyo. Pero hindi ko siya i-discuss ngayon dito kasi ang topic natin ngayon, checklist na ng mga kabayan natin pagka nagbabakasyon. Pero base ito sa amin, sa mga nangyayari sa amin, sa mga nakarang experience namin ng bakasyon namin. Okay? And then, ayun, yung mga babayaran natin, yung mga follow-up sa like SSS, pag-ibig, yung mga concerns natin, loan inquiry, kung meron kayong mga tina-target na gusto nyo mag-apply ng loans, ayan. So, ang next naman natin ay ang pag-update ng passbooks and other bank concerns. So, yan yung hindi rin nawawala yan sa amin na pag-uwi kami. Siyempre nga, dahil nandito ka, kung meron kang account sa Pilipinas at naka-passbook din siya, kailangan i-update mo siya pagka uuwi ka. I-update mo siya. So, in our case din ngayon, yung kay Dada, inayos niya yung kanya, yung mga debit card niya, kailangan ng EMB. Yung EMV natin na mga cards yun. Sa kanya, nalakad niya. Sa akin, hindi. Kasi, mahirap eh. Kailangan ikaw talaga yung personal na pupunta. Kahit pa nagbigay ako ng authorization letter, hindi yun kinaya ng powers. Talagang kailangan ako ang ano, maglalakad doon pag uwi ko. Tapos, yun, yung mga bank concerns, like, siguro, may mga inquiries kayo, ganyan. Sinasabay din yun. Ganun kami. Normally, ginagawa namin yan. First week ng uwi namin, dapat naayos na namin yan. Yung mga concern na ganyan. Basta laging una yan. And then, next! Is yung investment scouting and insurance subscription. Ayan. Ito, hindi ito palagi. Hindi ito palagi namin ginagawa na kada uwi naman. Hindi naman ganoon. Pero, sa ngayon kasi, sa mga experiences ko, dapat kada uwi mo pala as much as possible, kung halimbawa, as much as possible, parang ako, ginugol ko na siya na dapat meron akong isang investment na masimulan, ganyan. Kung halimbawa may investment naman akong isang patapos na. Yung parang ganun, yung parang dinadagdagan mo siya every year lang, ganyan. Or kung hindi naman every year, every other year. Yun. Minsan mga investment scouting, ha? Ibig sabihin yung nagre-research ka, inquire, ganun. Punta-punta ng mga office para makinig. May mga free seminars naman din yan. Yung iba. So, yung tungkol naman sa insurance,
subscription, syempre yan, importante yan, alam natin yan, yung mga tinuturo sa atin ngayon, yung mga insurance na yan, meron tayong tinatawag na life insurance, tapos pwede mo siyang ma-include dun sa insurance type na yun, yung total disability at saka yung personal accident, yan. Ang tawag nila dun, parang enhancement or parang riders, parang ganyan. Basta yung naka-customize yung ano, yung insurance. Pero depende yun sa inyo. Kasi syempre may BUL at meron ding term insurance. So, depende yun sa inyo, no? Kung anong yung pagkakaunawa ninyo. Siguro sa ibang ano, pwede ko rin banggitin kung ano yung mga pananaw ko dyan. Pero balik ulit tayo dito. Kasi lalayin na naman ako. Okay? And the next is, eto na. Ito na. So, panahon na ng ano yan? Yung parang bonding mo na sa family mo. Ayan. So, kung married ka or talagang may family ka na uuwian, I mean, yung your own family, like anak, asawa, ganyan. Normally, pag umuuwi tayo sa Pilipinas, meron na yung nakaplano, diba? Nakaplano na outing. It's either local or international. So, local, yung mga probinsya sa relative sa kabila or sa kabilang partido, ganyan. Or talagang gusto niya lang pumunta somewhere. Ako, isa sa pangarap kong mapuntahan is Batanes. Talagang pangarap ko yan, pero hindi ko alam kung kailan siya mangyayari. Pero pangarap pa lang naman yun. And then international naman, marami akong gustong mapuntahan international, pero syempre, yun nga lagi ko sinasabi kay Dada. Sa ngayon, pangarap pa lang siya. Tingnan natin kung magkakaroon ng katuparan kung kailan yun. Okay? Pero, syempre, mas maganda kung ano yan, matupad natin lahat. Ano? And then next is yung ating ayan, yung mga tropa peeps natin. So, catching up times to different ano, circle of friends. So, like si Dada ngayon, nung umuwi siya, nagkaroon ng time na ma-meet niya yung mga, una, yung mga neighborhood niya, mga childhood friends niya, yan. Tapos, kasi may grupo siya doon. Yung sumunod is yung mga, ano namin, kabatchmates namin, college friends namin, yun. Na-meet niya, nag-basketball sila, ganyan, naglaro sila, and then, yung mga, siguro yung mga previous, ano natin, co-work natin, yan, and then, yun, it's either magplano kayo ng kumain sa labas, mag-video kayo sa labas, yun, katulad kay Dada, nag-ano sila, basketball game sila, tapos swimming yan, most of the time nangyayari yan, pero sa panahon ngayon lakas ng ulan kasi sa atin so parang walang chance yata sila na makapag-swimming yun. Then ang next naman natin is ay ito na, ito, believe ako sa mga ganito kasi ako ginagawa ko rin. yung may mga kabayan tayo, yung mga ka-OFW natin na nakakatuwa lang sila kasi pag nakikita ko yung mga ganitong type ng ka-OFW natin na ano na umuuwi or nagbabakasyon, yung kada uwi nila meron talaga silang inaayos sa bahay nila. Alam niyo, parang may special project. Actually ang tawag namin diyan ni Dada talaga sa mga ganyan, SP. SP means special project. Yun, yung mga oplan ano yan, pasimento, ganyan, oplan ano yan, new paint, ganyan, yung mga ganun. Natutuwa ako sa mga kababayan natin ganyan na pag umuwi sila, talagang parang may self-fulfillment sila na nagpapagawa sila ng part ng bahay nila. It's either may masimento yung toilet, yung tawag niya ito, yung
Pinagawa din namin dati yung lababo, yan. Pinalagay namin ng tiles, yung mga ganung bagay. Masaya sa pakiramdam. And then, ang next is yung ayan, yung mga simpleng papasyal galore natin. Yung movie date, yung arcade, yung yun, kasama na yun. Yung mga swimming adventures, ganyan. Yung mga, minsan kami noon, pumunta kami ni Ladada sa Enchanted Kingdom. Tapos, yung Star City, hindi namin napuntahan eh. Dati rin, nag-Manila Ocean din kami, ganyan. Nung, tagal na yun, siguro mga 2010, kung di ako nagkakamali. Tagal na, mali pa nga si Kuya noon eh. Hindi na naulit. Kasi, ano eh, gusto ko kasi kada merong dating or uwi, gusto ko iba-iba na pupuntahan. Kaya lang, siyempre, depende pa rin yun sa budget, diba? Hindi naman pwedeng sige lang tayo ng sige. So, next natin, ayan, yung mga gustong-gusto na ating mga kabayan talaga. Ako rin at gusto ko rin, lalo si Dada, gustong-gusto niya yan. Ay ang massage and foot spa day. Ayan, time for relaxation, beautification. Ito ginagawa na namin ni Dada to sa mga last week ng bago kami bumalik dito. Kasi syempre, mahal dito eh. Sa atin, medyo maganda na yung package mo. Kung yung ginastos mo dito, kung sa Pilipinas mo i-avail yun, madami ka nang ma-avail na services. So, ako ang gustong-gusto ko pagka umuwi kami, yung ganyan, napabalik na. Doon ako nagpa-pedicure. Tapos, yung paborito kong gawin, hindi ako mahilig sa massage. Si Dada mahilig sa massage pero bawal sa kanya. Ako naman, hindi ako mahilig sa massage. Pag minsan gusto ko pero hindi talaga ako yung addict yung sa mga ganyan. Ang gustong-gusto ko talaga ang ginagawa is yung ear cuddling. Yung nakaganyan. Yan. Yan. Gustong-gusto ko siya kasi basta parang feeling ko na babawasan ako ng bigat sa katawan ko. Yung ganun. Wala pa namang so far sa pagre-research ko, ang ear cuddling wala naman siyang parang ayan yung medical claims na talagang may ano sa iyo. Sa pagkakalam ko ha, hindi ako sure, pero 'yun ang sabi. Kaya lang sa akin kasi iba yung pakiramdam pag nag-ear cuddling kami. Si Kuya, na-try na niya yun. Si Dada, na-try na rin niya yun. Pero ako talaga, yun. Ito rin, mga ilang beses ko na nagawa. Yun ang pinaka-paboritong ginagawa. Pag sa, yung foot spa day namin, ganyan. Massage day namin, yan. And then next is securing OEC, yung ating Overseas Employment Certificate, at saka yung iba, ako rin, na-experience ko na, umuwi ako, pagka-uwi ko, kailangan kong ipaayos yung passport ko. I mean, not ipaayos, renewal. Yan, kailangan ko na iparenew yung passport ko, hindi na ako dito nag-renew nun. Tapos yung mga ibang OFW-related documents na kailangan natin, yan. Kasama yan sa namin, sa mga inaayos namin. Pag umuwi kami, yung OEC. Ako nga eh, thank God nga, hindi ako nakakasama sa ngayon eh. Yung mga ilang beses na rin akong nalilibre sa exemption. Kasi hindi naman nagpapalit ng ng company. Yung kasi usapan nun eh, pag hindi ka nagpapalit ng company, parang libre ka na. Diba magmula nung nagbago na yung mga patakaran regarding sa OEC natin. Yun. Tapos, ayan na, ito na. Pag malapit ka na rin talagang bumalik, gagawin mo na talaga to. Shopping and pasalubong hunt pagbalik, pabalik. Yan, shopping and pasalubong hunt pabalik. Shopping kasi mas maraming mura pa rin sa atin sa Pilipinas, di ba? So, ako din yun. Tapos, minsan yung sizes dito at sizes sa Pilipinas,
mas ano ka eh, mas okay sa yung size ng Pilipinas kaysa dito ka bibili. Yun. Tapos, quality wise, ganyan. Minsan, mas okay ako sa quality, lalo na sa mga pambata. Ewan ko, parang mas gusto ko yung quality ng nasa Pilipinas kaysa dito. Lalo na, katulad kay Ivan, yung pantalon, mas gusto ko dun kaysa dito. Hindi ko gusto yung mga ano ng pantalon. Yung pagkaka-finish ng pantalon sa bata. Yun. Tapos yun nga, pasalumuhan, syempre, kung ano-ano yung pabibili mo, yung mga gusto mo. Ako kasi sa case ko, may pagkain din. Yun nga, gusto ko yung fried chicken ni nanay. Plus yung, alam niyo yung ano, alupihang dagat. Mantis shrimp ang tawag sa kanya. Paborito ko yan. Taga-taga ko na hindi nakakatikim niya, parang dekada na yata. Pero paborito ko yun. Kasi dati may nagluto nun eh, talagang nakakailan ako. Kaya request ko yung kay dada, ewan ko kung mapagbibigyan ako. Babagitin ko sa'yo, papakita ko sa inyo mga nagkaroon ako dito. And then last but not, definitely not the least, ito, yung ano na, pag malapit ka nang bumalik is yung pagbibilin. Ayan. Pagbibilin ng mga ano, ng mga documents. Like ako rin, kada umaalis ako, tulad ng nakaraan, nasira na yung envelope na pinaglalagyan. Binilang ko ulit ng bagong envelope para doon lahat ni nanay i-separate. Friends ng bata, tapos yung sa amin, kasi kami, yung mga ibang IDs namin, iniiwan namin sa kanya. Kasi mahirap din yung dito na, ano, hindi naman dito nagagamit eh, doon talaga yung nagagamit, kaya iniiwan ko doon. Tapos yung ibang mga, basta, yung mga importanteng ano, yung tungkol sa bahay, tungkol sa mga naging usapan ninyo, yun, binibiling ko yan kay nanay, kaya bago umalis, yan ang pinaka last part ng checklist ko pag nagbabakasyon. So, yun na guys, yung mai-share ko sa inyo na base sa mga pag-uwi namin or pagbabakasyon namin. So, kung meron din kayo guys ng mga checklist ninyo din, I'm sure naman may mga similarities tayo, pero like I've said, depende yon sa ilang days ng bakasyon ninyo, sa budget ninyo, sa priority ninyo, kasi yung iba naman umuwi talaga dahil uwi lang. 'Di ba? I mean, kasi kami parang ano kami eh, pag umuwi talagang kailangan lahat madaanan namin, lahat maplansya namin. Pero syempre, hindi pa rin perfect 'yon, 'di ba? Minsan may mga naiiwanan din tayo. But anyway, kung meron kayong same na story or checklist or kung ano man na ma-share nyo sa akin, please comment down below. And pag-uusapan natin, or may mention ko ulit yan sa susunod kong vlog. Pero for now, yun lang muna guys. At yun pala, bago ko i-end yung vlog ko, bago ko magpaalam sa inyo, thank you po talaga sa mga bagong subscribers ko. Nakakatuwa kasi talaga ngayon parang lumalaki na yata yung family ng ano ko. Kung makikita ninyo, konti pa lang po talaga yan kung tutuusin. Pero para sa akin, masayang-masaya ako kasi parang nakaka-inspire, lalo na parang maraming dumadagdag sa circle natin ng channel kong ito. Kaya thank you guys, sobrang niyo akong pinasaya. Hindi pa ako, wala pang tawag niyan. Hindi pa ako masyadong, tawag yan? Basta, hindi ko masabi. Nasa dulo ng deal ako, hindi ko masabi. Pero, thank you guys talaga. Thank you. Kasi, pag nakikita kong nadadagdagan yung mga subscribers ko, though alam naman natin, di ba, na hindi naman talaga sa subscribers din yung concern dito sa ating pag-YouTube, dito sa ating YouTube journey, kundi yung mga views din. Pero sa akin naman kasi wala, hindi naman din yun ganun na ano ako eh, after eh. Maraming naidudulot sa akin ng pag-vlog ko. At next time, sasabihin ko yun kung ano yung mga bagay na yun. Pero yun, hindi nyo lang alam kung gano'n yung ako napapasaya talaga. Tumataba yung puso ko pagka nakikita kong nagbabago yung digits ng aking ano, yung statistics ng aking ano channel.
Pero dahil dyan, sa mga susunod kong vlog, hopefully na mapapasaya ko kayo, or kung hindi ko mo kayo mapasaya, at least mabigyan ko kayo ng some informations na alam kong kailangan nyo. Lalong-lalo na yung aking mga viewers na fellow OFW din. Hello po sa inyong lahat and good night. God bless. I love you all. See you in my next vlog and please like, subscribe, and share. Share this vlog. Good night again, guys. See you in my next vlog. Bye-bye. Paulit-ulit lang. Bye-bye.